sa Pilipinas. Ako po si Levi Novero na taga Indang Cavite. Taong 2009, nakapag-decision po ako na mag-ibang bansa sa maraming kadahilanan. Unang-una na po rito yung ating financial status. Kasi nga po, noong time na yun, ay hindi po kami handa na mag-asawa para suportahan yung aming mga anak. That time, dalawa pa lang po yung anak namin noon. So dahil sa hirap lang din ang sitwasyon namin, hindi kami nakapaghanda sa isang desisyon na pagpapamilya. Kaya naisipan ko rin po na talagang lumayo muna para makatulong sa kanila. Masakit man at mahirap man, isipin na iyon. Sa 8 years ko dito sa home ko, marami ako naging karanasan. Mga karanasang masaya, may mga karanasang malungkot, syempre. Pero ang lahat, sa lahat ng mga karanasan ko rito na hindi malilimutan, is yun yung unang taon ko rito, yung unang day off ko rito. Dumating ako dito na walang kaibigan, walang kamag-anak, mas especially, walang pera. Napakahirap that time dahil yun nga, wala kang pera. Kailangan mo mabuhay sa sarili mo. Wala kang kamag-anak. Naranasan ko dito ang mamulot ng basura. Para lang makasurvive ako ng day off. Hindi ako mahihiram sa ibang tao dahil ang hirap pagtang na pag-uusapan. Ginawa ko mamulot ng basura kasi nakikita ko dito yung iba na ibang Chinese people na matatanda. So sa tabi ng bahay namin, nagbebenta sila ng basura ng mga cans, ganun yung pinag-inuman ng juice or soft drinks yung can. Ay, yung mga soft drinks yung can, ganun. Tsaka yung mga papel, newspapers, ganun. Pinakikilo nila. So, ginaya ko yung time na yun. Ginaya ko yung ganun. At awa naman ng Diyos, nakahaus po ako, kakabenta ng mga ganun, kakapulot, kakakolekta ng mga cans, ng mga newspaper, mga magazine, para bago dumating yung day off ko, meron na akong naka-imbak ng mga ganun, ibibet. Dito sa Hong Kong, marami silang mga ganun. Isa sa nakikita ko dito or isa yung nagustuhan ko sa kultura nila is yung pagkain nila, yung pag-serve ng kanilang every meal. Alam niyo ba yung day's largest meal nila dito is yung dinner? Yes, ito ay pinakamalaking meal na to sa kanila. Yung umaga, pwedeng with bread lang or pwedeng porridge or congee na mayroong shrimp. Pagdating sa dinner, magsiserve ka ng big meal para sa kanila. Pero konti yung meat nila. More on vegetables. Tapos meron silang soup, which is the last course to serve every dinner. So napakaganda ng the way na kumain sila. Napaka-healthy. So yun ang nagustuhan ko dito dahil ako vegetarian din ako. Gusto ko yung maraming kulay. At nakita ko yung paano sila mag-spend ng pera. Hindi sila bulagsak sa pera. Gusto nila pag-iisipan muna nila ng ilang beses bago nila bilhin ang isang bagay. So yun yung nagustuhan ko at na-adapt ko na sa buhay ko ngayon bilang isang OFW dito sa Hong Kong for 8 years. Para sa aking pamilya sa Pilipinas, gusto ko lang malaman ninyo na ang pagiging OFW ay hindi madali. Dugo at pawis at luha ang puhunan namin ito para lang kayo ay masuportahan. Kaya dapat marunong tayong magtipid, marunong tayong umunawa sa aming mga kalagayan dito. Unawain niyo ang kalagayan namin dito, tulungan niyo kami upang kami naman ay hindi rin magtagal dito at makauwi rin ng kaagad.